Good day, Kaminyoners. Ito naman tayo sa panibagong vlog natin. So, ano ba yung vlog natin ngayon? Simple lang naman yung vlog natin eh. Pero mas matindi yung laman nito. Kumbaga, mas maunawaan mo paano ba magiging milyonaryo ang mag-uumpisa magnegosyo. Okay? Tara, yun yung topic natin. Paano maging milyonaryo ang mag-uumpisa na magnegosyo. Yun yung topic natin. Tara, isanan natin yan para hindi ka na, ano, hindi ka na magsaya ng oras sa intro natin. Masyado kasi mahaba eh. So, nagtatrabaho ka at gusto mag-umpisa ng negosyo. Actually, ito ang reality ng pagnegosyo eh. Sobrang haba. Ako, 2008, nag-start akong mag-alam-alam kung paano talaga magnegosyo. So, sobrang inalam ko kung paano ba talaga ako magiging milyonaryo. Inalam ko kung paano ba talaga ako paano kikita ng malaki. Habang nagtatrabaho, syempre sa lumilipas yung panahon, parang ningas kugon. Hindi naman ningas kugon. Kumbaga, meron lang humaan lang yung pasok mo sa trabaho. Kasi nasa 8 oras ka eh, 12 oras ka nagtatrabaho doon. Kasi gigising ka ng umaga, darating ka ng alas 5 ng hapon, mga ganun. Ang daming hadlang, sobrang laki ng hadlang sa pag-negosyo. Pero pag pumasok ka sa negosyo, hindi naman actually na magtatagumpay ka agad. Pero disclaimer muna tayo ha, kung may tatrabaho ka ngayon, ingatan mo yung trabaho mo kasi kailangan mo yung pera na yan para mas talagang maging negosyante ka kasi napaka-importante ng pera mo. Okay? Okay, tara, break tayo sa topic natin. Yeah. Sa pagnegosyo, hindi siya nakukuha sa madalian. Kailangan mo matuto. Example, sa experience ko lang, nagnegosyo ko, stop. Okay, bisabihin, walang time. Yung time, napaka-importante sa negosyo. Kailangan, meron kang 24 hours sa pagnegosyo. Doon talaga nakatutok yung panahon at oras mo. Kung nagtatrabaho ka, payo sa nagtatrabaho, maganda yan habang nagtatrabaho ka. Subukan mo magnegosyo kasi yung kinikita mo sa trabaho, yun yung ipasok mo sa negosyo. Napaka-importante na, kasi marami kang masusubukan negosyo. Matututo ka na doon. At pagka merong isang idea lang na kumita yan, sigurado ko, yun na yun. Pwede mo nang inegosyo yan. Pero, abangan pa yung mga lilipas sa panahon kasi may iiwanan mo yun. Kaya napaka-importante yung time na nakatuto ka doon. Okay? So, yan yung ating vlog sa pagnanegosyo. Okay, ito pa. Ganito. Siyempre, ating wala ka ng trabaho. Ngayon, ang problema mo dyan, wala ka ng kakainin. Paano wala ka ng kakainin? Wala ka ng panahon para wala ka ng pera. Kasi una agad mawawala sa'yo, siyempre, kanyan, nag-resign ka, wala ka ng trabaho, nag-negosyo kayo lang. Hindi porkat na negosyo kayo, kikita na agad na sobrang laki. Totoo niyan, mas maliit pa yung kikitain mo, sobrang liit pa. Tapos matinding effort pa, maaarawan ka pa, at talagang totally makikipag-usap ka na maayos. At yung pagbigay mo doon ng produkto mo, hindi ka agad basta-basta kikita. Kung may bumili ng product mo, at niliver mo doon, hindi naman siya din siya ganun kanong kalaki ang kita. Kasi bumili sa'yo isa lang, dalawa, mas malaki pa rin ang sahod talaga ng magiging isang empleyado. So, bakit magiging milyonary pa? Paano magiging milyonary pa yung gusto magnegosyo? Hindi dahil sa ganong oras at panahon. Kumbaga sa yung nangyari na yun, isang buwan lang yun. Dalawa lang yung benta mo, isa lang yung binenta mo. Yun lang yung mapuprovide mo na benta o pera pagka nagnegosyo kasi hindi ganun kalaki yung kita sa negosyo. Okay. Paano ka magiging milyonaryo doon? Sa tagal ng panahon, kung gaano katagal nag-aaral, iba kasi yung nagdinegosyo eh. Iba kasi nagnegosyo sa nag-aaral magnegosyo. Kasi nag-aaral magnegosyo, yun yung mga katulad ko na inaaral ko paano kikita. So, pagdating sa paano kikita, siyempre kailangan medyo taasan ko yung price ko para kumita kasi may benta nga, pero kundi naman yung kita mo. Parang parang hindi siya applicable na para, sayang effort mo, di ba? Kasi hindi ka pa ganun kalaki, parang, unti pa lang yung mapasok yung pera sa'yo, kaya, unti lang din yung, kita mo. So, kailangan mong mahalan. Kailangan mong pagandahin, at kailangan mahalan mo yung benta mo. Which is, kailangan, yung binibenta mong product, saka yung binibenta mong serbisyo sakto sa service din. Kumbaga, walang ibang gumagawa nung kundi ikaw lang. Parang ganoon. O kaya
Bagay sa atuan ko, sa palok, eh, walang kaparehas yun. Walang kaparehas sa dalasa. Mas masarap yun. Mas talagang masustansya yun. Kasi pure ano yun eh. Pure siya talaga. Hindi siya ano, hindi siya... konti yung ano niya, konti yung... hindi siya masyado malasa. Parang ganun. Ganun kasi yung ano. Ganun kasi yung product natin. So, anong mangyayari? Yun, mas pipiliin yung product na yun. Pag natikman ng ibang customer na yun, na yung gusto mahilig sa mga sampalok, eh, titikman yun na yung bibili. So, yun yung ano, yun yung dapat na gawin mo. So, hindi pag ganun yun ha. Kasi hindi pag ganun basta-basta kikita yun. Siyempre, mapag-aaralan mo pa na, siyempre, yun nga, kaya nga, paano magiging milyonaryo ang ano, ang nag-uumpisa magnegosyo. Hindi siya ano, hindi siya mabilisan ng milyonaryo kagad. Marami kang pagdadaanan kung talagang tatagal ka ba sa ginagawa mo yun. Kasi, minsan nakakatamad. Sobrang nakakatamad talaga. Yan ang totoo. Pero hindi ko sinasabi sa iyo na huwag ka na magnegosyo. Sa una lang naman yun eh. Kaya kung magnegosyo ka, kailangan masipag ka. Kasi kung hindi ka magisipag, ano, hindi ka na magtatagumpay. Kasi maliit yung ano mo eh. Maliit yung gusto mo eh. Gusto mo na pera eh. Eh, diyan ka na lang sa pagkatrabaho. Pero, hindi ko ibig sabihin na ano ah, na mag-ano ka na, mag-unog ka na magnegosyo ah. Siyempre, pag kumpanya mo na o negosyo mo na, siyempre masipag ka na eh. Sigurado yan, masipag ka na. Kasi, na, ano eh, alam mo yung ano yung pinaka mangyayari sa pinapatakbo mong company o negosyo o binibenta mong produkto o prada o service, eh alam mo na ano na sa'yo yun. Sigurado ako pag sa'yo, mamahalin mo, di ba? Kaya nga nag-ganun kasi alam mo, mas kikita ka dun. Mas kikita ka sa negosyo, di ba? Na, alam mo naman yun eh, kaya ka nga magne-negosyo, kaya nga na pinot mo ito kung paano magiging milyonaryo ang nag-uumpisa magnegosyo eh. Kaya mo nga pinot ito kasi na ano kita mo, paano malaman yun eh. Kaya nga, ang pagne-negosyo para magiging milyonaryo, para sa mga nag-uumpisa magnegosyo, hindi ka agad makukuha yun. Kumbaga, bibilang ka muna ng panahon. Kasi, unti-unti ka mag-a-adjust, kung example, kung ang ano mo, ang tawag dito, ang puhunan mo, sobrang liit lang. Okay yun, maliit. Kasi, unti-unti lumalaki. O, siyempre, di ba, example, ang katulad ako, ang puhunan ko, maliit lang. O, unti-unti ko siya pinapalaki. Kumbaga, pinag-aralan ko para mabawi ko yung puhunan ko, para kumita ko. Pag nabawi ko, ibig sabihin, buhay pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin yung negosyo ko, at after next year, eh, sigurado ako na, ano, may negosyo pa rin ako, buhay pa rin ako. Kumbaga, hindi ko makuha kaagad yung, ano, yung aking pagiging sa milyonaryo, pero nabawi ko naman yung puna ko, which is parang next year eh ma-provide ko yung ano yung negosyo na yun, kumbaga ma-retain ko siya, makapag-negosyo pa rin ako ng ganun. Ganun kasi, ganun talaga yun. Wala ka ng ano, wala ka ng ibang iisip kundi mabawi mo yung ano mo, yung investment mo o yung puna mo sa negosyo na yun. Pag nabawi mo, ibig sabihin next year buhay pa yung negosyo mo. Pag nakabili ka ng mga equipment na pangit na kailangan mo. So yun yung ano, yun yung dapat na makuha mo. Kasi pag nakuha mo, ibig sabihin, sumobra ka doon, ibig sabihin, malaki yung chance mo na mahuli mo yung pagiging isang milyonaryo. Kasi unti-unti ka matututo eh. Unti-unti yung mapag-aaralan eh, di ba? So, syempre, sa tagal ng ano, sa tagal ng pagdinegosyo mo, may tama, no? Kailangan mapaikot mo yung pera mo. Kasi kailangan mo ng mga lagayan. Lastly, kailangan ma-provide mo yun, ma-survive mo yun, ma-pag-aralan mo siya. Kumbaga, example ako, tuwad ako, tatuwad ngayon. Tamis, ano, sweet and sour yung ano ko, yung Prada ko. So, magdadagdag ako ngayon ng ano, ng Prada, na flavor. So, sa palok pa rin siya, pero spicy naman. So, ganun yung dapat na discard sample. Itong spice, itong tamis asim na to, kumikita to, syempre, para hindi na maghanap ng ibang ano, ibang product, ibang lasa, o kaya request na mismong customer na yun ang gawin ko. So, yun yung ipoprovide natin. So, hindi ibig sabihin na lahat bebenta mo na. Siyempre, magtatanong yan eh. Katulad yan, nagtanong, oh, gusto na yan na spicy. Eh di yun, gagawa ko ng spicy para sa store na yun. So, yun yung ano, panibagong product na naman yun. Diba? Eh kung nakat yung sweet and sour na dahil mas gusto nila ng ano, spicy, eh di spicy ipoprovide ko doon. So, yun, i-maintain ko na lang yun na mapasok sa akin doon na ating 800 pera no, per 2 months o 1 month. Depende kasi sa ano eh. Di may 800 na ako. Okay kung sa isang tindahan lang yun ah. Eh kung ano, kung maka-provide ako ng ano ng 10, eh di 8,000 sa loob ng 2 months, eh di ba? Oh, eh di 1 month, eh di 8,000. Oh, ibig sabihin kung 20, eh 16,000.
O, di ba? Kung 30 na tindahan, napuprovide ko rin na ganun, edi 24,000. O, di ba? Ganun yung ano. O, kung ano, 40, edi 32,000. O, dun lumalaki. Baga, pag meron kang nakilang, kinakilalang bagong customer o partner mo sa negosyo o store, na pwede mo pag, ano, pagkabaksakan, yung nagtiwala sa'yo, eh, yun yung possible na kitain mo. Mas lumalaki na lumalaki. Kaya kailangan, sa negosyo, hindi ka biglang, ano, bilang yayaman ka agad, ah, magiging milyonaryo agad. Kung gusto mo talaga maging milyonaryo at mag-upisa ka pa ng negosyo, wala ka talagang kikitaan dyan, wala kang kakainin dyan. Kaya sigurado yan. Kaya kailangan, magpapasok ka dyan, meron kang matibay na product na pinagkakita. At kung pwede nga lang, ano eh, tatlong product o 10 product para mas lumaki pa eh, mas ano pa eh, mas pabor pa sa iyo kasi ano eh, marami kang product eh. Kasi yung production naman, kaya naman yan eh, kaya mong hulihin niya kasi yung tatlong product, limang product, kaya mong gawin niya, alam bakit? Kasi wala ka naman pasok eh, basta meron ka lang empleyado na minabayaran mo, pero hindi ka pa magkakaroon kung nag-uumpisa ka pala, kaya ikaw pa lang muna yung magtatrabaho para dyan, kaya medyo kailangan masipag ka dyan, o yan lang muna, paano ka mag-millionaryo kung nag-uumpisa ka pala ng negosyo, syempre walang ganoon. Kailangan unti-unti mong naaral, unti-unti mong iniisip kung paano kikita yung negosyo mo. Okay? Yan na po, yung ating vlog. So, bago ka lang sa aking YouTube channel, umukulit ang mag-subscribe yung notification bell para updated ka sa mga vlog na sobrang natin matutunan, sobrang marami kang matutunan. Tapanorin mo yung mga vlog natin. Lahat sila. Sigurado ako marami kang matutunan dyan. Yan po, marami salamat po. Nga pala, kung Pilipino ka, matalino ka, huwag ka magpalit sa galit ng bansa. Dapat maging milyonaryo ka. Dapat ka maging milyonaryo. Karapatan mo yan kasi Pilipino ka. Yan po, magaling ka. Yan po, maraming salamat po.